Isang mabiyayang gabi sa bawat isa. Salamat sa inyong pakikibahagi sa ating gawaing prayer meeting ngayong gabi. At bago po sa ating pagtalakay sa salita ng Panginoon, tayo ay dumulog sa Diyos sa ating panalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, nagpupuri kami at nagpapasalamat na muli sa gabing ito, kami ay binigyan mo ng pagkakataon upang magkasama-sama, magkaisa sa gawain, patuloy na pagsulong na ipong programa sa pag-aaral ng salita at pagpapanalangin. Amin po, pinagkakatiwala sa iyo ang aming mga sarili, ang aming buong programa, ang iyo pong patuloy na pagsubaybay, gabay, patnubay, pag-iingat sa amin. Amin pong inaasahan, O Diyos, kayo po ang kumilos at gumawa upang ang gawain ngayong gabi ay maging pagpapala sa bawat isa. Kayo po, O Diyos, ang aming nais purihin at luwalhatiin at itaas sa aming kalagitnaan. Ingatan mo kami sa aming pagpapatuloy. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Kristo Jesus na aming Diyos at tagapagligtas at sa kapangyarihan at gabay ng Banal na Espiritu. Amen. Welcome po sa ating gawain ngayong gabing prayer meeting. Sa ating pagtalakay, ang pamagat po ng ating aralin ay pagiging hindi mapanghusga sa isa't isa. Ang layon po ng araling ito ay upang patibayin ang samahan ng mga mananampalataya, ang fellowship, sa ikalalago ng katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang ating talata ay matatagpuan sa Mateo 7, talatang 1, huwag kayong humatol upang hindi kayo mahatulan. Gayon din sa Roma 14, talatang 13. Kaya huwag na tayong humatol pa sa isa't isa, sa halip ay magpasya kayo na huwag nang maglagay ng batong katitisuran o ng patibong sa isang kapatid. Isang lecturer ay nagtaas ng malapad na puting surface na may tuldok ng mantsa. Nagtanong, ano ang nakikita ninyo? Halos lahat na sumagot, ang nakita ay tuldok. Gaano natutulad sa natural ng tao, yung likas o pagiging natural ng tao, mabilis tayo makakakita ng depekto ng iba. At bilang babala, laban sa ganitong gawain ay isinulat ni Pablo ang Roma 14:13 na ang sabi niya, kaya nga huwag na tayong humatol sa isa't isa subalit, salip ito ang dapat na pagpasyahan nating gawin. Huwag tayong maglagay ng batong katitisuran o anumang bagay na maging sanhi ng pagbagsak ng isang kapatid. Ganon din sa ating Panginoon Kristo, kanyang babala sa Mateo 7:1, huwag kang humatol upang hindi ka mahatulan. Una po dito ay ang likas ng paghuhusga ay binabawal. Nangangahulugan, hindi pag-alis ng paghatol sa korte. O nangangahulugan, hindi hahayaan ang mali. At hindi rin na sa Kristiyano ay walang pagkukonfront o walang pagsabi ng babala o paalaala. Sapagkat may pagkakataon na ang pagkakamali ay kailangan husgahan o kailangan aksyonan. Si Haring David ay kinumpronta ni Propeta Nathan. Ang masalitang mapagkunwari ay kailangan sawayin. Ito pong mayroong tao na talagang madaldal, masalita, ngundi hindi lahat ng kanyang sinasabi ay makatutuhanan. Yan ang pagkukunwari at ito ay kailangan sawayin. Ang utos ay pagbawal sa may espiritong critical, mapagsalita ng masama at mapamintas sa mga iba. So, ito kailangan sawayin, pagbawal sa mayroong critical spirit na talagang mapagsalita ng masama at mapamintas sa mga iba. Handang maghanap ng mali sa iba. So mayroong ganong tao, maging sa
Kristiyano hindi mawawala. Halimbawa, ang ginawa ng mga Fariseo kay Jesus. Mga Fariseo ay naging mapambabatikos at mapanunuligsa na walang sapat at tamang batayan. Yun po ang mga Fariseo sa panahon ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang paggamit ng isipan ng pagtalon sa konklusyon ay mapanganib na gawain. So marami po ang tumatalon na lang sa konklusyon na hindi na-check ang detalye. Hindi na-check kung ano talaga ang tamang mga bagay. Bigla na lang tatalon sa conclusion at ito ay mapanganib na gawain. Halimbawa, si Aaron at Miriam. Sila ay nagsalita laban kay Moises. Saklat po ng Numbers chapter 12 verse 2. Nasabi sa Tagalog, ang Panginoon ba ay kay Moises lamang nakipagsalitaan? Hindi ba nakipagsalitaan din naman sa atin? At narinig ng Panginoon. Kaya sa talatang siyam, at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa kanila. Kaya sa talatang sampo, no, bilang parusa sa kanilang pagsalita laban kay Moses, si Miriam ay nagkakitong. Ito po ang panganib, no, ng mapagsalita, mapaglaban, lalo na sa otoridad. Ang padalos-dalos na paghusga ay nagdadala sa malungkot na resulta. Kaya, kung minsan hindi ka tiyak, hindi mo talaga alam kung ano ang totoo, ngunit padalos-dalos. Kung magsalita, padalos-dalos maghusga at ito ay nauuwi sa malungkot na resulta. Sa pangalawa, ang mga panganib ng paghusga. Sa letter A, sa paghusga ay sinasaklaw natin ang lugar at karapatan ng Diyos. Sinasaklaw natin o pinangungunahan natin ang Diyos sa ating paghusga. Kaya ito ay mapanganib dahil ang lugar at karapatan ng Diyos ay nasa saklawan ng isang taong mapanghusga. Sinasaklawan sapagkat ang paghusga sa iba, sapagkat wala sa atin ang makabasa ng isipan at mga layunin ng iba. Wala ni isa sa atin. Sa atin na mga bilang tao, walang makakabasa ng isipan at layunin ng ating kapwa. Kundi ang Diyos lamang ang nakakabasa niyan. Kaya ang salita ng Diyos ay madalas nagsasalita laban sa panghuhusga. Makita natin sa Roma 14, mga talatang 10, 11 at talatang 13. Nasabi ito, ngunit bakit mo nga hinahatulan ang iyong kapatid? Bakit mo minamaliit ang iyong kapatid? Ito ay sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng upuan ng paghatol ni Kristo. Ito ay sapagkat nasusulat, sinabi ng Panginoon, kung papaanong ako ay nabubuhay, ang bawat tuhod ay luluhod sa harap ko, ang bawat dila ay maghahayag sa Diyos. Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos patungkol sa ating sarili. Kaya nga, huwag na tayong humatol sa isa't isa. Subalit, halip ito ay dapat na pagpasyahan nating gawin, huwag tayong maglagay ng batong katitisuran o anumang bagay na nagiging sanhi ng pagbagsak ng isang kapatid. Ito po ang sinasabi, ang paghuhusga ay pagsasalita laban sa salita ng Diyos. Kahit sa aklat din po ng James chapter 4 verse 11 and 12, nasabi dito, mga kapatid, huwag kayong magsalita ng masama laban sa isa't isa. Ang gumawa nito at humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita ng masama laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka tagatupad ng kautusan. Ikaw ay tagahatol.
Iisa lamang ang nagbibigay ng kautusan. Siya ang makapagligtas at makapagpuksa. Sino ka upang humatol sa iba? Kaya sa hindi nararapat na gawaing paghuhusga, tayo ay nakakapagsalita laban sa kautusan o salita ng Diyos. Sa letter B, sa paghusga ay idinideklara natin ang ating mga sarili na kandidato para sa paghusga. Kaya sa paghusga ay tayo rin ay huhusgahan. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 7:1, huwag kang humatol upang hindi ka mahatulan. Dahil kapag humatol ka o nang huhusga, ang ibig sabihin ay kandidato rin tayo sa paghusga. Kaya kadalasan ang nagki-criticize ay nagbabalitang siya ay kailangan husgahan. O sa paghusga ay kumbaga ay sinasabi mo na ikaw rin ay dapat husgahan. Dahil ang sabi ng Panginoon, lahat tayo ay tatayo at magbigay sulit sa harap ng upuan ng paghatol ng ating Panginoon Kristo. Mayroong isang karapat-dapat humatol sa bawat isa sa atin. Kaya ang turo sa atin ay huwag natin hatulan ang bawat isa sa atin. Dahil ang paghatol ng mga mananampalataya sa isa't isa, ito po ay hindi nararapat na gawain. Ito po ay makakapag sira ng kaugnayan ng mga mananampalataya na hindi magkakaroon ng pagkakaisa, sa gayon ay hindi maging matibay ang samahan sa loob ng iglesia. Sapagkat karaniwan ng criticism ay palatandaan ng inferiority at ito ay naging instrumento sa pagtaas ng sarili. So ito ay nangyayari na sa pag-criticize, ito ay palatandaan na ang nag-criticize ay mayroong inferiority. At ang criticism ay nagiging instrumento upang kanyang maitaas ang kanyang sarili. So kumbaga kapag pinintasan mo ang isa, para bang mas nakakahigit ka sa kanya. Kaya ito po ang criticism, yung destructive criticism. Ang paghusga ay nagpapakita na tayo ay nasa mababang kalagayan. Our fallen nature wants to drag down others we feel superior to us. Kaya ang pag-criticize o paghuhusga, yan ay nagpapakita ng ating mababang antas o kalagayan. Dahil tayo po ay mayroong fallen nature. Yan po ang likas ng tao na ayaw niyang nalalamangan. Kaya nais niyang hilahin pababa. Lalo na ang mga nakikita ng mas nakakahigit sa kanya. Yun po ang panghuhusga o criticism. Ayaw niyang nalalamangan siya. Ang kailangan natin ay improvement sa sarili. Hindi kailangan hamakin o ibagsak ang iba, kundi i-improve ang sarili. At yun po ay mayroong nararapat na kaparaanan ang Panginoon kung paano po ma-improve ang ating sarili na ang Panginoon ang siyang marunong magtaas sa atin. Kung hindi po natin ginagawa ang hindi karapat-dapat, ang mapanghusga ay bulag sa pagsasalita laban sa iba, tulad sa Fariseo. Anong sabi ng Fariseo sa Luke 18:11? Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo na hindi ako katulad ng ibang tao na mga mapangamkam, mga hindi matuwid at mga mangangalunya. At hindi rin ako katulad ng maniningil ng buwis na ito. Ang Fariseo, kung titingnan po natin,
ang kanyang mga sinasabi dito ay talagang ang kanyang sarili ay kanyang itinataas. At ang iba ay minamaliit niya. Kaya nagpapasalamat siya na hindi siya katulad ng iba. So nakikita niya yung mga mali ng iba, mapangamkam, mga hindi matuwid at mangangalun niya. Kaya nagpapasalamat siya, hindi siya katulad ng maniningil ng buwis na naroon din, na nanalangin katulad niya. Ngunit hindi niya napapansin o hindi niya nakikita ang mali sa kanyang sarili. Kaya ito yung sinasabi ng ating mga Pariseo, ng mga self-righteous, mga hypocrites. Sa literacy, ang paghusga sa iba ay nagbababala ng higit na malalang hatol na darating. Kaya kung husga ka ng husga o ang pagiging judgmental. So kung patuloy ka sa ugaling pagiging judgmental, ay mas malalang hatol ang darating sa iyo. Kaya ang paghusga ay ito ay babala na mayroong mas malalang hatol na darating. Kaya sa Numbers chapter 16, si Kura at ang 250 princes na nagsalita laban kay Moises ay nilamin ng lupa. Sa James 5:9, mga kapatid, huwag kayong umangal sa isa't isa upang hindi kayo mahatulan. Narito ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pintuan. So ito po ang babala mula kay James. Ang mga mananampalatay ay hinambing ng Panginoon sa farmer. Na ang farmer ay kailangan matyaga, mapagpasinsya, mapagtiis sa paghintay ng bunga ng kanyang pananim. Kaya ang mga mananampalataya ay inihambing ni Santiago na kailangan maging mapagtiis, maging mapagtiyaga na pagtiyagaan ang bawat isa na huwag umangal o huwag maging mapanumbat at huwag maging mapanghusga sa iba, kundi maging mapagtiis. Sa letter D, sa paghusga ay sinasaktan natin ang iba at ang ating patutuo. Kaya ang sarili mismong patutuo ay masisira sa pagiging judgmental ng isang Kristiyano. Sinasaktan din ang iba. Kaya talagang hindi mabuting gawain, kundi ito po ay talagang nakakasira sa samahan ng mga mananampalataya sa iglesia. Mayroong nagsabi, "The hammer is the only knocker that does any good." Yung hammer lang o martilyo lang ang pamukpok na talagang nagiging kapaki-pakinabang. Hindi sa tao na tulad natin, yung mumumukpok ng kapwa. Sa pangatlo po, mga tulong upang mapagtagumpayan ang paghusga. Ang constructive criticism ay may tamang lugar. So mayroong criticism na constructive. Ang ibig sabihin, ito ay pagsaway din at pagpuna, ngunit ito ay sa ikatutulong. Mayroon pong positibo o kapaki-pakinabang na bunga o resulta. Ang constructive criticism, pagsaway o pagpuna na mayroong concern para sa ikabubuti ng pinupuna. Ang labis na pag-criticize ay nakakasira. Mga sobra-sobra na pag-criticize. Mayroon tayong mga suggestions, mga suggestions na makakatulong. Una po, alalahanin na lahat tayo ay may mali kung alin may pananagutan sa honest criticism. So walang perpekto sa atin. Lahat ay mayroong mali. Kaya sa paghuhusga sa iba, mayroon tayong pananagutan
sa honest criticism. Mayroong criticism naman na nakakabuti. Ngunit kung nagki-criticize tayo na wala sa lugar, mayroon tayong pananagutan. May depekto tayo kung alin tamang dahilan na i-criticize tayo ng iba. Ay hindi, no? Hindi tayo perpekto, mayroon din tayong mali. Kaya sa pag-criticize o paghusga natin sa iba, tayo ay mahuhusgahan din. Kaya yun po ang sabi ng Panginoon, huwag tayo manghusga o pang hindi tayo mahusgahan. Sinabi ni Jesus, ang sino man sa inyo na walang kasalanan, siya ang maunang bumato sa kanya. Ito po ang pangyayari sa isang adulterous woman na dinala sa harapan ng ating Panginoon upang tanungin siya kung ano ang nararapat. Kung ito ba ay parusahan ng kamatayan ayon sa kautusan ni Moses. Ngunit ang sagot ng Panginoon sa kanila, kung sino man sa inyo na walang kasalanan, siya ang maunang bumato sa kanya. At wala ni isang bumato sa kanya, kundi isa-isa silang nagsialisan sapagkat lahat ay guilty. Walang isa na walang kasalanan, kaya walang maaring bumato, walang maaring humatol sa babaeng ito. Kaya ang sabi ng Panginoon sa babae, humayo ka at huwag nang magkasala muli. Ang babaeng ito ay nagkaroon ng kapatawaran mula sa Panginoon. Mayroong nagsabi, faults in others I can see, but praise the Lord, there's none in me. So ito ay tulad din ng Fariseo. Mayroong tao na ganito ang kanyang kaisipan at saluubin. Nakikita niya lang ang mali sa iba at nagpapasalamat siya na wala sa kanya. Yun po ang nakita natin doon sa Fariseo sa Luke 18:11. So napaka maling salitain ito, no? Faults in others I can see. So mali lang ng iba nakikita, but praise the Lord, there's none in me. Hindi niya nakikiso, bulag siya sa kanyang sarili. Maliit na mali sa iba ay malaki sa ating paningin. At malaking mali sa atin ay maliit sa ating paningin. Yun po nagiging totoo kung hindi po tayo maging maingat sa ating sarili. Ang hinuhusgahan natin o ang hinuhusga natin sa iba ay nasa atin din pala. Kaya yun kung minsan ang nangyayari na yung pinaparatang natin o sinusumbat sa iba ay nasa atin din pala. Kaya hindi talaga tama o nararapat na gawain ang tulad nito. Pangalawa, sikapin natin isa-isip ang mabuting mga punto ng iba kaysa sama-sama. So katulad ng ilustrasyon kanina, ang nakita ng halos lahat ay yung gatuldok na mansa sa puting malapad na surface. So ang totoo niya na kung minsan ay talagang sa isang mali ng isang tao, yun na lang nakatutok ang paningin. At hindi maalis-alis sa isipan yung isang mali. Ngunit ang maraming kabutihan ng isang tao ay hindi man lang maiisip. Kaya ang payo dito sa atin, sikapin natin isa-isip ang mabuting mga punto ng iba kaysa sa masama. Pangatlo, alalahanin na hindi natin alam ang lahat na totoo. Hindi natin talaga alam lahat ng detalye, kaya hindi tayo maasahan magbigay ng tamang hatol. Ganun, madalas nangyayari. Tatalo na lang sa conclusion, magsalita na lang na may panghuhusga, paratang at panunumbat, ngunit ang totoo, hindi niya alam ang lahat ng detalye ng pangyayari. Kaya isang dahilan na may nakita tayong mali sa iba,
ay sapagkat hindi natin lubos alam kung ano ang totoo. Na kung sana, kung nalaman lang kung ano talaga ang totoo, ay hindi mangyayari ang panunumbat o panghuhusga. Sa isang ilustrasyon, a man in a passenger car couldn't get to sleep because of a crying baby in the care of a young father. So mayroong nagbibiyahing sasakyan, passenger car, na mayroong isang tao na gustong matulog, magpahinga sa biyahe. Ngunit hindi siya makatulog dahil mayroong umiiyak na baby na inaalagaan ng kanyang young father. Kaya nagalit itong isang pasayro na gustong makatulog. At sinigawan niyang nag-aalaga yung young father. Na sabi niya, ba't hindi mo yan ibigay sa kanyang nanay? Kaya ang sagot ng young father na ito, sabi niya, sana nga. Kaya lang, ang nanay ng batang ito, ang misis ko ay namatay kahapon. At nandoon sa unahang sasakyan, dadalhin sa kanilang lugar at doon ililibing. So na tauhan ang taong itong nagalit at sa awa niya ay kanyang kinuha yung baby at siya ang nag-alaga. Kaya ganun kung minsan, no, nagagalit sa iba ngunit hindi niya alam ang detalye kung ano talaga ang totoong pangyayari. Ang trabaho ng hukom ay hindi madali kahit maraming ebidensya. Ang hatol ng tao ay hindi perpekto. Hindi natin alam ang pribadong buhay ng ating kapwa Kristiyano. Totoo po yan kahit tayo nakikita-kita palagi, ngunit mayroon talagang ibang bagay na hindi mo pa rin alam sa pribadong buhay. Kung mayroon lang tayong buong paliwanag, maaring magsuri tayo sa ating ginawang paghusga. Sa isang ilustrasyon pa, may isang babae ang sumakay din sa pampasayrong sasakyan at nagsabi sa konduktor na ibaba siya sa isang corner, so sa isang kanto. At pumayag naman ang konduktor. Nag-agree siya na siya ay ibaba. Ngunit nakalimot siya at lumagpas sa lugar na kanyang babaan. Dahil nakalimutan niya. Kaya nung nalaman niya, nakalagpas niya, ay sinabi niya sa babae, nakalagpas na siya. Kaya ang babae ay nagalit, bumaba siyang masama ang loob at pinagsabihan siya ng masasakit na salita. Kaya mayroong isang pasayro doon na nakatayo na nagtanong sa konduktor. Sa mga masasakit na salitang sinabi sa iyo, hindi ka man lang sumagot. Kaya ang sagot ng konduktor, oo nga, totoo naman talaga na ako ay dapat masisi pangyayari. Dahil sa totoo lang, ang aking misis ay may malalang sakit sa bahay. Kaya kumuha ako ng tagapag-alaga sa araw upang makapagtrabaho ako. At yun ay binabayaran ko. At kailangan din may tagapag-alaga sa gabi. Ngunit hindi ko na kayang bayaran. Kaya ako na lang ang nag-aalaga sa gabi. Kaya halos wala akong tulog. Puyat ako. Ngunit kailangan ko pa rin magtrabaho sapagkat wala akong pambayad sa nag-aalaga sa araw. Kaya itong dahilan kung bakit wala na sa kondisyon ang aking isip at ang aking sarili. Kaya nangyari, nakalimutan ko yung sinabi ng babae. Kaya ang sabi niya ay, dapat lang siyang masisi. Ngunit kung alam lang sana ng babae kung ano ang katotohanan. Kaya totoo na ganun kung minsan ang nangyayari. Dahil totoo nga na kung alam lang ng babae ang sitwasyon ng taong ito, maring magsuri siya sa kanyang ginawang paratang o panghuhusga sa taong ito. Bawat isa sa atin ay mananagot para sa ating sarili, hindi para sa ating kapatid. Yun po ang totoo, tayo magbibigay sulit para sa ating sarili at hindi para sa sarili ng iba.
Sa pang-apat po, ang ugali na patuloy ng pagkikriticize o ang ugali na pagiging judgmental ay lumalabag sa banal na kasulatan at nagpapahina sa espiritual na lakas. Kaya nakita po natin kanina sa aklat ng James. A person who claimed to be spiritual and bridleth not his tongue is deceived as to his own spirituality. So yung tao na nag-claim na siya ay spiritual, ngunit hindi niya nakokontrol ang kanyang dila, siya ay nadadaya mismo sa kanyang sariling spirituality. Ayun po ang totoong nangyayari. So, mahalaga po ang ating pagkontrol sa ating sarili, lalo na ang ugali ng pagiging judgmental at yung pagkikriticize na wala sa lugar, lang ito po ay nakakasira. Kaya layo ng Diyos na tayo na mga mananampalatay ay patibayin, palakasin ang ating ugnayan, ang ating samahan bilang iglesia upang ang katawan ni Kristo, ang iglesia, ay maging malago, maging matibay. Ngunit kung mayroong ganitong mga ugali sa loob ng iglesia, ito ay magpapahina sa espiritual na kalakasan ng bawat isa. So isipin na lang natin kung ang membro ng ating mga iglesia ay mga judgmental, mga mapanumbat, mga maparatang at mga mapanghusga, ay talagang mahirap lumago ang iglesia. Hindi magkakaroon ng pagkakaisa at hindi maging matibay, maging matatag. Walang unity, walang pagkakaisa. Nangangahulugan ang pagiging judgmental ay talagang malaking kasiraan sa samahan ng mga Kristiyano sa loob ng iglesia. Kaya ito po ay nagsisilbing babala sa atin sapagkat layo ng Diyos na patibayin po natin ang ating fellowship at ang atin pong iglesia ay maging matatag at matibay na ang atin pong gawain ay maging mabungahin. Kung tayo po ay mayroong magandang kaugnayan sa isa't isa na hindi nagsisiraan, hindi nagsusubat, susumbatan, hindi naghuhusgahan. Kaya nawa ang araling ito ay mayroon po tayong napulot na mga lesson upang ito po ay magsilbing babala sa atin na ingatan po natin ang ating sarili sa ganitong gawain. Sapagkat totoo po ang sabi dito, a person who claim to be spiritual and bridleth not his tongue is deceived as to his own spirituality. Mahirap kung minsan kontrolin ang ating dila, ngunit kailangan po para sa kapakanan ng katawan ni Kristo ang iglesia, sa kapakanan ng atin pong samahan bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Purihin ang Diyos sa paalaala sa atin sa mensaheng ito at tayo po ay dumulog sa Panginoon sa pananalangin. Manalangin tayo. O Diyos, Ama naming banal, patuloy kami dumudulog sa entrono ng biyaya sa pagpuri at pagpapasalamat sapagkat Ikaw ang aming Diyos na matapat at mabuti sa aming buhay sa kabila ng aming mga kapintasan, ng aming mga kahinaan, ng aming mga kasalanan. Nagpapasalamat kami sapagkat sa nagdaang mga araw, Ikaw ay patuloy na nag-ingat na naging ligtas ang aming buhay sa mga kasamaan, kapahamakan at sa anumang mga panganib. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa kalakasan at kalusugan pinagkakaloob mo sa amin. Salamat na nagampanan namin ang aming mga gampanin sa nakaraang mga araw. At nagpapasalamat kami patuloy sa provision mo sa aming pangangailangan.
lalo na o Diyos sa financial na bagay, sa mga gastusin namin sa aming pamilya at sa amin pong mga pangangailangan sa araw-araw. Nagpapasalamat kami o Diyos sa gabay patnubay mo sa amin, sa mga lakad namin sa nakaraan, sa mga decisions namin. Salamat sapagkat sinamahan mo kami at naging maayos, Panginoon, ang amin pong mga buhay. Patuloy kami nagpupurit, nagpapasalamat o Diyos sa iyo pong patuloy na pagsubaybay sa amin. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa masagalang biyaya at awa sa aming buhay. At salamat sapagkat patuloy mo kami pinagkakatiwalaan, Panginoon, ng mga gampanin, lalo na ang bahagi sa gawain na iyo pong ipinagkatiwala sa amin. At sa gabing ito, patuloy po kami dumadalangin, lalo na sa mga membro ng aming iglesia, sa kalakasan at kalusugan na ipinagkakaloob mo sa kanila, O Diyos. At lalo na sa kanila pong patuloy, Panginoon, ng kanilang gawain, pagtatrabaho, mga lakad. Patuloy mo sila, O Diyos, i-guide, patuloy mo sila proteksyonan, nawa maging safe, Panginoon, ang kanila pong mga lakad. Sa kanila pagpunta sa trabaho o saan mang mga lugar, sa'yo po namin pinagkakatiwala ang bawat isa na maging safe, Panginoon, lalo na sa mga panahong ito. Dalangin namin ang trabaho, ang pangkabuhayan, mga businesses, Panginoon, ng aming kapatiran. Kayo po ang magpala. At kayo din po patuloy, Panginoon, mag-ingat ng kanilang mga trabaho at kanilang mga hanap buhay. At ito po, O Diyos, naway pasaganain mo upang ang kanila pong pangangailangan ay matugunan at ganun din na makatulong sa pagsuporta sa iyo pong gawain sa financial na bahagi. Sa mga may karamdaman, dakilang Diyos, dalangin po namin ang kagalingan. Pinasasalamatan din namin ang mga sakit na aming nadaanan sa nakaraan. Salamat sa iyong pagpapagaling at sa mga mayroon pang nakakaranas ng sakit sa mga panahong ito. Dalangin namin ang iyo pong pagpapagaling sa kanila. Dalangin din namin, Panginoon, ang pagkaloob mo ng pangangailangan sa aming mga kapatiran. Lalo na, Panginoon, sa mga nasa mahirap na kalalagayan. Mayroong kapatiran, Panginoon, na higit na nangangailangan ng iyong tulong sa financial, lalo na sa mga mayroong mahigpit na mga pangangailangan. Pangailangan ng gamutan at gamot at iba pang mga mahalagang bagay sa buhay. Dalangin namin ang provisions at lalo na sa pangangailangan sa araw-araw. Sa mga estudyante namin, dalangin namin, O Diyos, ang safety ng kanila pong bawat biyahe papuntang school at ganoon din pabalik sa bahay. Tulungan mo rin sila sa kanilang pag-aaral. Aming dalangin din ang aming mga senior citizen sa kanila pong mga kalalagayan, sa kanilang mga nararamdaman. Ikaw po ang magkaloob ng kaginhawahan. Sustain mo ang bawat isa ng iyong masaganang biyaya at ikaw po ang mag-provide sa mga pangangailangan, sa gamot, sa maintenance at sa iba pang mga bagay, Panginoon, sa mga pagkain. At patuloy, O Diyos, na magbigay ng kapayapaan, katiwasayan sa bawat isa. Ano man po ang kanilang kalalagayan, nalalaman mo, O Diyos, sa mga mayroon pong mga kahirapang nararanasan, ikaw po, O Diyos, ang magbigay ng katatagan at kalakasan. Masustain, Panginoon, ang kanila pong kalalagayan sa biyaya at awa mo lamang, dakilang Diyos.
At higit sa lahat, dahil sa iyo, ikaw ang aming Diyos na nagbibigay ng kaaliwan, ng kagaanan, kaya pinagkakatiwala namin ang bawat isa. Ganon din, Panginoon, sa kanila pong patuloy na pagtitiwala at pag-asa sa iyo. Aming nilalapit sa iyo ang aming church Sunday activities sa darating na Sunday, ang aming mga worship services. Sa early worship service, sa mid-morning worship service at maging sa vesper worship service namin. Panalangin namin na aming mga speakers na ikaw, Panginoon, maging mabiyaya sa kanila, sa kanilang preparasyon sa pag bahagi ng mensahe mula sa iyong salita. Gawin mo silang karapat-dapat o Diyos, pagkalooban ng wisdom, guidance, protection at kalakasan at nawa, Panginoon, sa kapangyarihan mo na maibahagi ang iyong salita na ito ay maging pagpapala sa bawat tagapakinig sa iyong mga anak. Dalangin namin, Panginoon, ang pagpapala mo sa lahat ng programa at ganun din sa Sunday Bible School, sa lahat ng department dito po sa aming iglesia at sa mga iglesia, Panginoon, na kasama namin sa bawat pag-aaral ng iyong salita sa Sunday School. Pagpalain mo po ang mga tagapagturo na sila ay gamitin mo na maging epektibo sa pagturo ng katotohanan ng iyong salita na matutunan ng bawat estudyanteng nakikinig. Pagpalain mo ang aming CE ministry. Wa, Panginoon, may mga kaluluwang maliligtas at ganun din ang paglawak ng kaalaman sa mga doktrina at mga katotohanan ng iyong salita upang ito, Panginoon, ay magdulot ng paglago sa bawat tagapakinig, sa bawat mananampalataya at sa ika-unawa ng ebanghelyo sa mga hindi pa nagkaroon ng kaligtasan. Ganon din, Panginoon, panalangin po namin ang financial na pangangailangan ng aming iglesia upang patuloy matususan ang mga missions na sinusuportahan, ang mga missionaries, ang mga pastors and workers ng aming iglesia at iba pang mga pangangailangan. At panalangin din namin, dakilang Diyos, ang pag-iingat mo sa aming iglesia sa pagkakaroon ng pagkakaisa at pagsasama-sama, pagtutulungan na mayroon pong kasiyahan na patuloy nagkakaisa sa paglilingkod sa iyo. At ikaw po ang magkaloob ng mga programa na kinakailangan sa aming iglesia na makakatulong sa bawat isa sa paglago. Panalangin namin ang mga pastors and workers ng aming iglesia, mga CE staffs, sa kanilang bahagi sa ministeryo sa iglesyang ito. Ingatan po ang bawat isa, pagkalooban ng kalakasan, katatagan, Panginoon, at kasiyahan sa paglilingkod sa bawat ministeryo na iyong ipinagkakatiwala. At ingatan mo rin po, O Diyos, ang relasyon ng bawat isa sa pagkakaroon, Panginoon, ng pagkakaisa at pagsuporta sa bawat isa upang magkaroon, Panginoon, ng masayang paglilingkod sa isang iglesia. Salamat sa patuloy na gawaing prayer meeting. Dalangin namin ang patuloy mong pag-provide, Panginoon, ng mga katotohanan na pinag-aaralan at ganun din sa mga panalangin na ito makatulong, Panginoon, na matugunan ang pangangailangan at ganun din matulungan ang mga kailangan tulungan na ikaw lamang, O Diyos, ang aming maasahan. At Thursday class, bukas, panalangin din po namin ang pagtuturo, Pastor Rene at mga workers, mga kapatiran, kamanggagawa na darating, ingatan mo sa kanilang daan at pagpalain mo ang pag-aaral bukas na araw at sa susunod pang mga Thursday class na
patuloy na training, Panginoon, upang mayroong mga mailagay sa iyong gawain na matrain na mga kapatiran na nais maglingkod. Mga Bible studies, Panginoon, in outreaches, amin din po dalangin sa San Mateo, sa panguna nila Pastor Rene, Pastor Jess, sila Brother Bart at sila Brother Bong. Dalangin namin ang bawat lugar na kanilang pinupuntahan, maibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo. Panalangin namin ang gabay patnubay pag-iingat sa kanilang pong biyahe, mga sakyan na kanilang ginagamit. At ganun din, Panginoon, pagtuturo sa mga bata. Sa UP Bliss, Panginoon, ang salamat sa pagkaroon ng worship service sa mga kapatiran. Ganun din ang patuloy ng pagtuturo sa mga bata. Ikaw, Panginoon, ang patuloy kumilos, kumuha at manguna. At sa mga ginagamit mo sa gawaing ito, sa pagtuturo, pagpalain mo, O Diyos, ang pag-aaral ng iyong salita na may marami pang mga bata ang mahikayat, dumalo at makinig. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang gawaing pananambahan sa lugar na ito. Dalangin din namin, O Diyos, maging ang amin pong misyon sa Kalamba, ang pangangailangan ng full-time pastor, at ganun din ang mga programa, pangangailangan financial, at ang pag-abot ng mga kaluluwa para sa kaligtasan. Dalangin namin ang mga kapatiran na sila, Panginoon, ipatuloy maging matatag, committed, Panginoon, sa pakikibahagi sa gawain. At panalangin din namin ang iyong mga manggagawa na ginagamit doon. Ganon din, O Diyos, sa Panikitarlak, sa iglesia doon, dalangin po namin ang pag-provide ng pangangailangan at ang patuloy na pagsuporta ang mga manggagawa na pastor ni Pastor Jess at ang mga kasama nila upang matulungan ang gawain po doon sa iglesia. Panalangin din namin, dakilang Diyos, maging ang mga Bible schools sa Lubao, sa Quezon, sa Mindanao, sa Visayas at sa iba pang Bible school dito sa Luzon, ang pagtuturo sa pag-train, Panginoon, ng mga nais maglingkod sa iyo. Pagpalain mo, O Diyos, ang pagpapatuloy, Panginoon, sa training sa mga Bible schools na ito. Ang operation ng Bible School, ikaw po, O Diyos, ang manguna, magbigay support, Panginoon, sa financial na pangangailangan. At nawa, mayroon pang mga madagdag, Panginoon, ng mga estudyante na mag-aral upang makapag-produce ng mga bagong pastors, mga bagong manggagawa, sapagkat kinakailangan maraming lugar na kailangan ng manggagawa. Ngunit kulang ang mga pastors na kailangan maglingkod sa mga lugar ng gawain. Dalangin namin ang mga missions din, Panginoon. Patuloy mong ingatan ang mga missionaries at ang buong pamilya, ang gawain ng bawat isa dito po sa aming bansa at ganun din sa ibang mga bansa. Sa mga missionaries na sinusuportahan ng aming iglesia, panalangin namin, O Diyos, ang kanilang commitment, katatagan at patuloy na kalakasan ng loob sa pagsulong ng misyon sa pag-abot ng mga kaluluwa para sa kaligtasan kay Kristo. Sa mga trials, mga struggles, Panginoon, mga sinusuong nilang mahirap na mga sitwasyon, ikaw, Panginoon, ang mag-sustain sa kanila ng iyong biyaya na makayanan nila, O Diyos. Tulad ni Apostol Pablo, sa lahat ng mga kahirapan na kanyang sinuong, siya ay patuloy naging matatag sa pagtitiwala sa iyo. Ganon din, Panginoon, sa mga ginagamit mo mga missionary sa iba't ibang lugar. At panalangin din namin, dakilang Diyos, maging ang
ang sikatuna na kailangan ayusin ang mga bagay-bagay upang ito pang ang lugar na ito ay muli magamit para po sa iyong layunin at gawain. Kaya hiling namin ang iyong pagkilos, pagtulong, Panginoon, na anumang ang mga bagay na kailan maayos ay maayos. Ang mga pangangailangan ay matugunan. Kaya kailangan namin, O Diyos, ang iyo pong tulong at sa iyo lamang namin inaasahan na loobin mo, O Diyos, na ang lugar na ito ay mapanumbalik na magamit para sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Ang aming gobyerno, dalangin namin, Panginoon, ang mga leaders, ang presidente, vice-presidente, ingatan mo sila at patuloy, Panginoon, na gabayan sa panunungkulan kasama sa mga sekretaris at iba pang mga leaders hanggang sa mababang pamunuan ng aming lipunan sa aming barangay. Patnubayan mo ang aming mga leaders sa panunungkulan at tulungan sila sa mga gawain na kanilang ginagampanan. At ganun din, O Diyos, nawa maging matapat na sa kapakanan ng buong sambayanan ang kanila pong pagsisikap ay mapapakinabangan. Dalangin namin ang pagsawata ng mga mali, mga illegals, mga karahasan at katiwalian, at ganun din ang mga pansariling interest na wa, Panginoon. Ito po ay iyo pong pamamagitan, ikaw ang mag-intervene, Panginoon, sapagkat ang amin pong bansa, Panginoon, ay nais namin na ito po ay maging maunlad at kailangan namin, O Diyos, ang iyo pong tulong, ang iyo pong intervention. Tulungan mo ang aming bansa sa pagkakaroon ng peace and order at ay maibsan, Panginoon, ang mga krimen at mga kaguluhan. Tulungan mo rin ang aming bansa sa ekonomiya, sa pag-unlad, Panginoon, sa agrikultura upang makatulong sa pamumuhay ng sambayan ng Pilipino. Panalangin namin, Panginoon, din ang bansang Israel sa kanila pong kalalagayan, sa kanila pong patuloy, Panginoon, na pagharap sa mga kaguluhan. Naniniwala kami, O Diyos, na ang iyo pong programa sa bansang ito ay magpapatuloy hanggang sa maganap ang lahat ng iyo pong programa sa kanila. Panalangin naman ang kasalukuyang misyon, ang missionary na nandoon, ay ikaw po, Diyos, ang magbigay proteksyon sa kanila at patuloy din samahan sila sa kanilang ginagawang misyon. Ang pag-abot ng mga kaluluwa, lalo ng kaligtasan ng mga Hudyo at iba pang mga tao na naroon. Kaya ingatan mo, Diyos, ang iyo pong mga manggagawa na naroon. At ganun din, Panginoon, ang bawat gawain, ikaw po ang magpala. Pinagkakatiwala namin sa iyo, O Diyos, ang lahat, ang aming mga sarili, ang aming pamilya, at lalo na, Panginoon, sa mga araw na ito na darating. Ikaw lamang ang aming Diyos maasahan sa lahat ng mga bagay sa aming buhay. Ang lahat ng aming papurit pasasalamat ay sa iyo lamang. At ito ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos at tagapagligtas sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Kayo maraming salamat at isang magandang gabi muli sa bawat isa sa atin.